Morning mga master. Mayroon na naman tayong ito troubleshoot ay i-repair ngayon. Isang portable na water dispenser, tingnan nyo kung anong nangyari. Naputol. Yung gripo ng hot water. Yan o, sagad na sagad. Gagawin natin ngayon, i-re-repair natin to. So, paano ba natin ito ayusin o paano natin ito tanggalin? Ito isang yung mini water dispenser o yung portable, pero mayroon po siyang hot, mayroon po siyang cold. Nandito po yung switch niya. Ang nangyari daw nito, natumba. Sabi ni customer, i-check na lang kung baka hindi na gumana yung hot and cold dyan. Pero hindi natin malagyan ng tubig, gumana naman yung switch niya dahil ngayon nga naputol. I-check na lang muna natin gamit yung ating multi-tester. Then, pag mayroon naman siyang resistance, saka na natin siya papaganahin mamaya pag mapalitan na natin siya ng gripo o yung pusit. So, basic na basic mga master, same pa rin, times 10 ohms. So, paano ba natin i-check itong cold water o yung malamig na tubig? Dahil hindi naman Freon ang nagdadala nito. Ito isang thermoelectric filter. Pero ganun pa rin kung paano natin i-check yung hot water, kailangan din sa resistance o sa resistance pa rin. Pag switch on natin yung green na switch, yan yung hot water, cold water. Ito yung red. Try natin ito yung hot water. So okay naman. Mayroon naman siyang resistance. Dito tayo ngayon mga master sa cold water, to yung malamig, yung thermoelectric filter na nagpapalamig niya ng tubig. So pag gumagalaw po ang ating ating tester, meaning niya na ibig sabihin mayroon po siyang shorted. Check natin na. So wala naman, hindi naman gumagalaw. So meaning good naman ang ating cold water o yung malamig na tubig. Pero ganun pa man, hindi natin siya malagyan ng tubig. Dahil ngayon naputol yung pusit niya o gripo. Pero chinik natin dahil sabi ng customer, natumba nga daw ito. So natatakot na din siyang isaksak ito ulit. Pero na-check natin mga master, yung sa cold water, hindi naman gumagalaw ang tester. Pag gumagalaw kasi yun, meaning mayroon po siyang shorted. Yung hot water, pareho lang din sa water dispenser dahil heater yung nagdala nun. Wala naman, okay naman. May resistance naman siya at hindi shorted. So, nangyari po ito mga master, dahil nga natumba, siguro nung paglagay ng gripo, nung paglagay ng container, nung natumba, natamaan siguro sa upuan o sa mga tabi-tabi. So, tanggalin muna natin to. First time pa akong naka-encounter ng ganitong water dispenser na nagtutrouble yung pusit, kadalasan yung mga ordinary na water dispenser. Pero pag ganito kasi hindi pa ako nakaka-encounter ng naputol na pusit na ganitong design. So tanggalin na lang muna natin to. Hindi ko pa nakita kung baka tanggalin pa itong harap eh. Sisilipin muna natin. Tanggalin muna natin itong mga tornilyo sa likuran. Kung wala naman akong ma-replace nito na parehong design, maghahanap na lang ako ng ipa-fabricate ko na lang o yung kahit ibang design basta magkasya yung pusit. So ang tanong naman kung baka matanggal o matanggal pa ba yung gripo na yun dahil naputol ngayon, naiwan yung parang tube doon sa lalim. Medyo madali naman mga master, tornilyo lang pala oh. Nandyan yung parang gripo niya. Mayroon lang siyang dalawang tornilyo, hindi naman siya gano'ng kahirap pala tanggalin. Hindi gaya nung mga ordinary na water dispenser dahil mayroon po siyang condenser. Mahirapan tayong tanggalin dahil tatanggalin pa din natin yung sa harap bago makuha natin yung gripo na yan. Pero ito, tingnan nyo, mayroon lang siyang dalawang tornilyo. So hindi na natin pala kailangang tanggalin yung front cover, yung sa harap. Dito na lang. Pero titingnan natin mga master kung may kapareho akong design, pero for sure iba kasi ito, wala akong makuha. So kukuha na lang ako dun sa mga naka-standby na lumang water dispenser o yung mga junk na, titingnan ko mamaya.
So ito, tanggalin na lang natin itong tornilyo pag mga ganitong design. Yan lang pala oh. Pero bukod pa dito mamaya mga master, papaganahin natin to, check natin kung may leaking siya or gagana pa ba yung lamig na tubig nito o yung init. Pero mayroon naman yung resistance, pero mas maganda paandarin natin mamaya. Yan, natanggal ho, mandali lang palang matanggal mga master. Mayroon lang siyang cable tie tsaka yung tornilyo, pero hindi ko naman masabi na medyo yung quality niya ay matibay dahil yun nga natumba, pero natamaan yata to. Putulin muna natin ito para makita natin kung mayroon akong kaparehong design ito. So ito po yung naputol mga master. Ito yung sabi ni customer, tumagas daw yung tubig, naputol pala. Natatakot na sila panda rin. Yan o. Madali lang siyang tanggalin. Dalawang tornilyo lang. Hindi nyo na kailangan tanggalin pa yung front cover. Pero ito. Yan. Yan yung naputol. So yung rubber tanggalin muna natin. Mabuti na lang. Mayroon pa siyang natirang yung parang thread niya. So pwede pa siguro natin mabunot ito. Kung hindi na natin mabunot ito. Kung maputol pa ito, sigurado ipapalit na tayo ng gripo. Tanggalin muna natin ito mga master. Sana ay hindi siya maputol. Shoutout nga pala muna kay Justin Gambua mga master. Shoutout sa iyo Justin Gambua. At saka kay Dolphy Sapuras Tishorna from Siargao. Shoutout sa iyo. So, mabuti na lang mga master, matanggal pa natin ito. Kung hindi matanggal to, siguradong bibili na naman ng bagong gripo. Maghahanap pa tayo ng yung parang trade nito. Pero for sure, may makuha akong trade nito. Papabricate ko na lang mamaya kung saan ko ilalagay. Yun, tanggal. Mabuti na lang mga master, tanggal. Oh. So, ganun lang mag-repair nito mga master. Kung maputol man, madali lang pala siyang tanggalin. Hindi nyo na kailangan tanggalin yung cover sa harap. Yung sa likuran na lang tanggalin nyo. Dahil dalawang tornilyo yung yan. Ito yung naputol na thread niya mga master. O yung pinagkabitan ng gripo. Maghahanap na lang ako nito mamaya. Mayroon po ako mga junk na water dispenser. Pero wala akong kaparehan nito mga master. Hahanap na lang ako ng basta magkasya lang yung gripo nito. Ito magkasya. So ako nang bahala nito mamaya. So ito yung naputol. Pero hindi naman kasi pwede ding lagyan ng epoxy ito dahil hindi naman magkasya dun sa butas. At saka yung paghigpit ng gripo, sigurado maputol na naman ito. So no choice tayo mga master, maghahanap tayo dahil pumayag naman yung may-ari nito. Na ako na lang daw bahala para magamit nila at saka ma-check din nila. Ma-check ko din daw kung gagana pa ba itong cold and hot water. Dahil natatakot na silang gamitin ito simula nung natumba ito. Magaan lang kasi ito mga master sa tapos yung container sobrang bigat. Baka nag-out balance po. So mayroon po akong si Master Berpol nandun no. Pinakuha ko po siya ng yung lumang water dispenser. So yun, kukuha kami mga master, hahanapan namin ng paraan ito para magamit pa ni customer. Hindi na kasi magamit ito. So wala nang choice si customer. Wala din namang mabilhan ito dito sa amin. So yun ang ginagawa ko lagi mga master. Yung mga option na mayroon akong naitabi, yun ang gagamitin ko. Ito, kukunin namin to mga master dahil i-check natin muna bago natin ilagay kung magkasya ba yung gripon dito. So mayroon na po kaming nakuha mga master. Ito na po. Medyo paslan po siya na design. Dahil ibang water dispenser po ito, medyo masilan po yung paggawa natin ngayon. Pero pahanapan ko ito talaga ng paraan para magamit ni customer. Sinubukan ko po yung gripo niya, kasya naman. So yun ang pinaka-importante para hindi magli-leaking yung tubig. Medyo mayroon nang kunting kalawang pero sa tornilyo lang naman yan. Wala naman problema yan dahil sa labas lang naman. So lilinisan na lang natin mamaya yan. Importante may magamit na naman si customer.
at may matutulungan na naman tayo. So madali lang pala itong ikabit mga master, dahil kahit hindi sa kapareho nung paglalagyan ng tornilyo, ihigpit naman yan mamaya paglagay ko ng gripo. Sasabayan ko na lang siya ng tornilyo, parang didikitan ko na lang siya ng tornilyo para hindi siya gagalaw. Pero pag mahigpitan mo yung gripo na yan sa harap, hindi na din yan gagalaw dahil mayroon naman siyang stopper dito sa likuran. So try ko na lang muna ha, tapos lalagyan ko na lang din siya ng cable tie. Okay naman yung hose pala mga master, o kasyang-kasya din. So wala tayong problema. Kahit iba yung paglagyan niya ng tornilyo, pero hindi na yan gagalaw talaga mga master, dahil pag higpit mo dyan sa gripo sa harap, parang hihilain niya ito, yung thread na yan. So hindi na gagalaw, hindi na makalabas yung gripo din. Hindi yung makalabas yung tubig. So lagyan muna natin ng cable tie. So yung mga naka-subscribe mga master, naka 5,000 na po ako na subscriber. So maraming salamat sa inyong mga suporta. Sana hindi kayo magsawang manonood sa mga YouTube channel ko at sa mga video ko. Yung mga hindi pa naka-subscribe, huwag nyo nga pala kung kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel na Rimlitech. Mag-like, comment at share para updated din tayo mga master sa mga bagong video. So yan, okay na mga master. Kahit iba yung paglagyan niya ng tornilyo, tingnan niyo sa may kaliwa yung cold water, iba kaysa dito. Pero hihigpit na yan talaga, dahil pag iikot mo pa lang doon sa pusit o yung gripo na yan, kakapit na yan. Pero didikitan ko pa rin siya ng tornilyo para hindi din siya gagalaw, parang double defense na lang din. So ganun lang pala kadali mga master. So next natin gagawin ito, pag okay na ito, wala siyang leak, papaandarin na natin to mamaya para masubukan natin kung gumana pa ba yung cold water at saka yung hot water. So yan, ikabit na natin mga master. Yan, humigpit na, di ba? Tingnan nyo sa likuran, hindi din naman yan mahila ba dahil mayroon siyang stopper. Yan o. Ayos. Dinikitan ko na lang siya ng tornilyo. So, okay na yan mga master. Nagawaan natin ang paraan. Ayos, okay na. May natulungan na naman tayong isang customer ngayon. Bagong-bago pa nga itong portable na water dispenser na ito. Sayang naman kung hindi niya magamit. Lalagyan na natin ng tubig para ma-check natin kung may leaking, saka na natin paandarin. Okay, wala namang tumagas, di ba? Pero dito, tingnan natin na. Wala naman siyang leak dyan sa may thread. Tingnan natin sa likuran. So yan. Okay, ayos mga master, wala naman tayong nakitang na may leaking. Yan, pwede na natin paandarin itong unit ngayon para ma-observe natin kung gumagana pa ba yung hot and cold nito. Yung switch na may kulay green, yan yung cold water. Yung red, yung hot. Yung faucet niya, kulay blue yung sa malamig na tubig. Try nating pandarin mga master ha. Wala naman tayong nakitang leaking. Saksak mga master burps please. So hindi pa gumana dahil naka-switch off pa yung dito sa likuran yung switch. Try nating pandarin na. Switch on natin. Yan, umaandar na yung blower. Hindi, ang paalala mga master, yung water dispenser na ito, hindi po siya Freon yung nagpapalamig nito. Thermoelectric filter at saka yung blower. So kung masundan nyo yung mga ibang mga video ko sa playlist, marami na akong nagawa nito na thermoelectric filter yung kadalasan nasisira. Yan, umaandar na mga master. Mayroon na siyang ilaw sa lamig at saka sa tubig. So hintayin na lang natin ito ng mga ilang minuto. So nubukan ko na lang munang pinaagas yung tubig kung gumana ba. Hintayin na lang natin sandali.
So after ng mga 20 minutes mga master, ito na oh. Habang mayroon akong kinukuloy-kuloy na iba, inaayos, so panda rin natin ha. Okay naman. Yan oh. Umuusok na. So okay po yung hot water. Titingnan din natin itong malamig na tubig. So good po mga master, yun lang pala yung problema niya. Naputol, pero nahanapan natin ng paraan kahit hindi sa kaparehong design. So magagamit na ni customer ito. Tingnan natin. So okay na din, oh, lumalamig na din. Ayos. So nahanapan natin ng paraan mga master, di ba? Discarte natin yung technique. So maraming salamat sa inyo mga master. So yung sinasabi natin na techniques na mayroon na namang kukontra dito, alam naman natin talaga yan na mayroon talaga kukontra. So mga hindi naniniwala, so maraming salamat din sa inyo. Yung sa mga sumusuporta, so thank you sa inyo mga master. So okay na yung ginawa natin. Naging successful na, may magamit na si customer. So next time ulit. Maraming salamat. Ayos.